Okay, so ang tanong ni Paolo, hi, good day po. I observe that traditional banks' savings rate will be lowering the rate from 0.125% to 0.0625%, June 16 ang implementation. Any thoughts and insights about this? Thank you very much. Well, unang-una, pag bumaba ang interest rates, it's a sign na gusto ni Bangko Sentral ng Pilipinas na maging magastos yung mga tao. So, gusto nilang i-stimulate yung economy, yung consumption. Kasi, unang-una, pag binaba mo yung interest rate ng bangko, parang madi-discourage yung mga tao na mag-keep ng pera sa banks. But, more than that, yung pagbaba ng interest rate ng banks, it also follows yung pagbaba ng interest rates sa mga loans. Mga car loan, housing loan, personal loan. So, in effect, yun yung gustong mangyari ng mga bangko at ng government para magkaroon ng movement sa economy. However, in my opinion, because we are in a pandemic, yung mga tao natatakot din na gumastos ng malaki. They are hesitant to spend, lalo na yung mga kilala kong mga freelancers, professionals, and entrepreneurs because hindi pa rin talaga sure kung ano yung mangyayari sa bansa. Marami pa rin yung everyday cases natin ng COVID-19. Tapos hindi pa rin ganun kalaki or karami yung rollout ng vaccine. So hindi natin alam kung kailan yung quote-unquote, kailan tayo makakalabas nung tunnel. So we see the light at the end of the tunnel but we don't know when we will reach the end. And because of that, talagang nagiging matipid or ayaw pa rin bitawan ng mga tao yung mga pera nila. So, it is a balancing act. I don't know how this will really affect, but I believe ang opinion ko dito, walang mangyayari. Kasi, mas prevailing pa rin yung fear ng mga tao with regards to their personal finance. I think kahit na gawing 0% ang interest ng mga, kahit gawin ng mga banko na 0% ang interest nila, people will still leave their money in a savings account. Biruin mo yung mga kilala ko nga na walang savings account. Ang meron lang sila ay yung salary account nila. Diba ang mga salary account usually walang interest na na-earn yon. Pero doon pa rin nila iniipon yung pera nila kasi unang-una, hindi rin kasi substantial yung savings sila. Pangalawa, okay lang sa kanila kasi they don't really need the high interest rates sa savings account dahil umiikot lang din talaga yung pera nila eh. Diba? So, these are people who are mostly struggling with their personal finance. And I think, yun nga, this is really more for the benefit of the banks, I would say. I don't know if, I'm not aware kung ano yung nangyari sa rate of borrowing ng mga tao during the pandemic, kung marami bang nag-apply ng car loan or housing loan. Pero, sa mga nababasa ko, parang konti rin lang. So, this is really a measure of banks to be able to have a better financial status for themselves. And I don't know if it will really have a big impact in the economy and how people will be spending. Okay, nako. So, maraming salamat, Paolo, sa tanong mo. I hope I was able to answer yung mga concerns mo. Okay,